kasi ang nangyari kasi ito yung study ko about ano Mrs. Marcos's Manila, no? Nung pinangako nung panahon ng martial law na magkakaroon ng 11 basic needs of man dito sa Metro Manila, maraming umasa, nag-migrate sa Maynila, and then all the officials, dahil nga sentralisado, mayroong isang pangulo na napaka makapangyarihan, lahat ng mga pinuno nag-gravitate towards the president. The center. So, nagkaroon ng matinding centralization. Nakalimutan sa probinsya. Oo, kaya ang nangyari, makikita mo ngayon sa ating bayan ngayon, nagkasunog. Di ba, laging nung in-interview ko si Jarius Bondo, kaya sinasabi sa akin, magkasunog. Sasabihin, presidente, tulong. Di ba? Magkaroon ng sakit ang anak, presidente, tulong. Eh bakit ganun? Ang ating ano, parang lahat inaasa na natin ngayon sa sentral na pamahalaan. So, na nakakalimutan natin na kailangan nagpa-participate tayo tulad ng sinabi ni Alvin. Isa pang nakikita ko dyan, yung history, tulad ng sinasabi dito sa diary ito, yung history ay hindi na nagiging parang boring na sa mga estudyante, hindi na pagtutuunan ng pansin. Eh sinabi ni Dr. Villan, kasaysayan ang kasalukuyan, magkakabit yan. Kailangan ma-realize natin na dapat matuto tayo sa kasaysayan para maging aktibo tayo sa atin. Why do you think history not a favorite subject now compared to what it was then 20 years ago? Bakit kaya? Well, I think yung maling paraan ng pagtuturo ng kasaysayan. Sino ang nakakamali dyan? Yung sinasabi mong pagkakamali? May kinalaman dito yung kahandaan ng mga guro sa elementary at saka sa high school. Dapat natin makita na hindi naman talaga trained na historians itong mga guro sa elementary at high school. So kulang sila sa batayang kasanayan kung ano tinatawag na historiography. Paano ginagawa ang isang historical work. Halimbawa, paano nanaliksik, ano paggamit ng primary sources, secondary sources, paano kinikritika ang isang sources para bago mo magamit, kailangan siguradong tama yung sinasabi. At ano yung dapat tingnan sa kasaysayan. Ang lagi-laging tinitingnan nila yung mga, yung first, the last, halimbawa, lagi emphasize yung first mass, ganyan. Na talagang hindi mo talaga kahihiligan ang dapat natin makita paano nag-evolve ang isang lipunan, ang isang bayan sa agos ng panahon. But don't you think it's really very important for every teacher, whether you're a teacher of history of not or not, to have a sense of nationalism? It begins with the teacher. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. One thing I see about this problem, merong kakulangan, sangayon ako sa sinabi ni Professor Villan na merong kakulangan sa kahandaan yung mga guro. Pero napakarami pang problema. For one, content ng textbooks. Okay, hanggang ngayon, pilit pa rin yan sinosolusyonan. Pangalawa, perspective. Para kanino tinuturo ang kasaysayan? Okay? I would dare say that up to this day, meron pa rin mga guro na nagtuturo na ang perspektiba o pananaw ay hindi makapilipino, hindi para sa Pilipino. Because yun nga, hindi tinignan yung sources na mabuti, hindi parang critical sa sources. Eh lahat ng sources halos ng kasaysayan natin nung unang panahon lalo na ay galing sa mga dayuhan. Mm-hmm. Gawa ng mga banyaga. There's one book that's still available in National Bookstore, Kulay Orange, Short History of the Far East. Very interesting, no? Merong isang passage doon, ang sinasabi ay sabi niya na the Filipinos before the coming of the Spaniards, as we have hinted, were backward in civilization as compared with the rest of the Far East. We are still but partly removed from the primitive stages of culture. We have no elaborate political organization. So what does that mean? So pag binasa ito ng bata, eh bobo yung mga ninuno natin. Mm-hmm. At kaya nagkaroon ng liwanag at nagkaroon ng kagandahan at kaginhawahan dahil dumating ang mga Espanyol. Mm-hmm. So ito yung napapasok sa atin na yung colonial mentality na kapag ka foreigner napakagaling, kapag ka tayong mga Pilipino hindi na natin magagalingan. Mm-hmm. So how do we correct the errors of history if that is the case? So kailangan siguro mag-produce tayo ng mga aklat, mag-publish tayo ng mga aklat na nagtataguyod ng pananaw na nagsusulong ng Pilipino perspective sa kasaysayan. Dagdagan natin yung pondo para sa research project tungkol dyan. Mag-train tayo ng mga guro, alimbawa, sa public schools para asanayin sila sa isang dekalidad na uri ng pag-aaral at pagtuturo ng kasaysayan. Tapos, kailangan din ng media rito, sasabayin din correct ng media. Kasi ang media ay pinaka-effective na paraan ng pakipag-communicate, no, sa tao. Diyan ba kulang ang media ngayon? I mean,
What do you think? Hindi ka kulang doon. No, what do you think? Ang media natin kasi ngayon, kung titignan natin yung mga balita, nakakalungkot man, lamang yung mga krimen, etc. No, wala yung... Tsaka yung trivialities. Puro trivial. Mm-hmm. Ano yung suon ni ganito sa kanyang proclamation? Okay. Let me add something to that. No, sabi ni Professor Villan, kinukulang yung media. Okay, I agree. Ito yung pinaka-epektibong paraan ng pakikipag-usap ng malawakan sa mas maraming tao. Yung historical knowledge is largely confined to experts. Okay? Nasa ang mga dissertation, ang mga master's thesis, nasa universities. Pero hindi ito nakakababa sa kaalaman ng maraming tao. So kailangan din tulungan tayo ng media sa pagpapalaganap ng historical consciousness. At saka yung mga teachers, nagme-member dapat sana sa historical organizations. For example, like the Philippine Historical Association. Kami gumagawa ng mga conferences para yung mga teachers ay magkaroon ng kaalaman. And so are other historical organizations. Dapat maging aktibo. May investment din dapat ang teacher. You know, for those, for students, whether you are in elementary, high school, or even college, after they finish school, and they start working, ang isang katanungan dyan is, I mean, how much of what they have learned in school do they know about their country and their history, especially for those who travel outside? What do you think? I think napakababas ng historical na kamalayan ng mga bata. Perspective, problemado na yon. Content, may problema ka pang malaki. Tapos yung pedagogy ng subject matter na yan, may problema ka pa rin daw. So makita mo, sapin-sapin ng mga problema. Kaya anong mapapala ng isang bata na nagtapos ng elementary at high school at lumabas halimbawa punta sa ibayang dagat? So, masasagap niya, yung sabi ni Prof. Chua kanina, ang masasagap niya, mahina yung ating nuno. Barbaro tayo, primitive people tayo. So, anong klase ng kabayanihan o pagkamakabayan ang mapapala natin sa... You know, but don't you think the fact that we're the first republic in Asia is already an indication of how rich our culture is and was even before the Spaniards, di ba? Yes, I agree. Tayo rin yung unang grupo ng tao na nakapagpanalo ng isang revolution sa bahaging ito ng mundo laban sa isang colonial power. Oh, nagtagumpay ang himagsika natin. Nauna tayo. Mm-hmm. Totoo na mayaman yung ating kultura, pero sa tingin ko, kapag ikinwento na yung history sa mga estudyante, lumalamang yung pagtingin na ang lahat ay pamana. Okay, dumating ang mga Espanyol, what's the Spanish heritage? Christianity, architecture, etc. The Christian heritage. Americans came, democracy, education. You know, the Spanish Revolution or the Philippines, the fight for independence from 1896 to 1898 against Spain, it was, I think one has to give one's life for a country. But today, it's a completely different thing. And when you talk about heroes, mga bayani na kinakailangan sa panahon na ito, it's a time for peace. It's a time of peace. How does one define oneself and be a citizen and a hero at the same time? Yung definition na tulad nung una ko rin binanggit last year, no? Exactly 1 year ago, yung konsepto natin ng bayani, no, dito sa Pilipinas ay hindi lang yung eroe na napakataas, no, kundi isang bayani na ordinaryong tao na gumagawa ng kanyang serbisyo sa bayan nang walang hinihingi kapalit. So kailangan ipaalala natin na tayo ay mamamayan ng bansang ito. Tayo ay kapatid ni Andres Bonifacio at Rizal, anak tayo ng bayan. At ano yung mga pwede natin gawin? Simple, sumunod sa batas trapiko especially, no? Unang-una yan. Pangalawa, irespeto natin yung bandila at saka yung pambansang awit natin, no? Itanghal natin ng tama. Gumawa tayo ng mabuti. Tayo ay pangalagaan natin yung kalikasan. There are so many little things, no? 'Di ba may naglabas nga ng libro si Alex Lacson, 12 little things a Filipino can do to help a country. Basahin natin 'yon. Napakarami nating pwedeng gawin. So at a time of peace, hindi naman kailangan mamatay kasi nga, sabi nga sinasabi, sir, kailangan bang mamatay para mahalin ng bayan, para maging bayan? Hindi. Okay, we'll continue with Convergence after we pause for this reminders. We'll be back. We'll be right back.
start with convergence? Well, in this day and time, you know, one is often asked that question, is it difficult to search for one who can be a hero without asking for anything much from your fellow Filipinos or from a great majority of Filipinos? Actually po, napakadali niyan kasi kultura na natin talaga ito. Yung pagiging isang mamayan, kaakibat natin nito ang pagiging isang bayani. Mm. Ito ang diwa ng bayan sa agos ng kasaysayan. Na ang isang mamayan ay maging isang bayani ng bayan. Kaya nga sa sino ng bayan, laging tinuturuan talaga mga bata na maglingkod, no? Maglingkod sa bayan. Sa pamamagitan ng kanilang mga laro, bawa yung cooperation, halimbawa sa mga games. Mga larong sungka, hindi ka nagdadaya sa iyong kalaro, sa mga tagu-taguan, hindi ka nagdadaya ng... So, yung ganito po na mga bagay, maliit itong bagay na ginagawa ng ating mga ninuno, like yung mga babaylan, pero pang matagalan po ang effect nito, yung honesty, halimbawa, na mahalaga sa isang tao kapag siya'y naglingkod na sa anumang posisyon ng pamahalaan. Alam mo, we always ask ourselves and we tell ourselves our people need to be heroes. But don't you think it's rather unfair when you look at your leaders and they cannot afford to be heroes and act like heroes, di ba? I agree. No? Maraming and, Filipino, ganun yung palaging hinahanap natin sa leader. Even our heroes suffer from great expectations, no? Sabi nga ng isang writer, kung lahat ng bayani ay hahanapan natin na walang butas, walang kasalanan, baka maubos yung mga bayani natin. Because they're also human. But you know, leadership is something else. You, at this time, no, when people are looking for hope and change, yes. They voted for these leaders because they want to see a leader who can be a hero and an example to them. Okay, I think it's unfair. No, na ang hinahanap kasi ng mga Pilipino kaagad kapag bumoto ay maramdaman kaagad yung ginhawa na magti-trickle down kaagad hanggang sa pinakamahihirap. Okay, hindi ko sinasabi na imposibleng magbigay ng ginhawa dun sa mahihirap, pero unfair din na hingin natin kaagad na overnight umunlad tayo, mawala lahat, mawala yung kahirapan, etc. Siyempre imposible yun naman, di ba? Ang tingin ko dyan, meron kasi tayong problema ng mga Pilipino kung minsan na kailangan nating ma-realize, no? We are easily inspired by heroes. Totoo yan. Tayo ay bayan ng mga bayani. At for example, itong si Senator Ninoy Aquino, nung makita ng mga tao ang imahe ito, no, ng mamatay si Ninoy, no, talagang nagising ang diwa ng napakaraming tao, no, upang ipaglaban ng bayan. Kaya nga meron tayong nagkaroon ng one brief shining moment tayong mga Pilipino, ito na tawag na People Power Revolution. Kapit bisig, madre, pare at sundalo, naging langit itong bahagi ng mundo, sabi ni Jim Paredes. Pero ano nangyari sa atin? Pag minsan, meron tayong problema. At ano ito? Masyado tayo, parang pag minsan, I hope you would agree with me, ano? Medyo kampante tayong mga Pilipino. Nakakalimot tayo. After a revolution, akala natin tapos na. Matapos natin ikast ang boto na yan, akala natin tapos na, ipapamigay na natin sa mga leaders natin ang ating mga buhay. Hindi. Kailangan dito yung tulungan, yung kapatid na tinatawag. Napakahalaga nun. Although sa kabilang banda siya, ang tuwiran talaga